unang panalo ng Gilas ang latest game kontra sa Under-20 ng Ukraine. Bagamat nanalo pero ayon kay coach, ito ay ang hindi pinakamagandang nilaro ng national team. Pero meron siyang magandang sinabi para kay Renz Sabando. Sa mga nagdaang friendly games ay nakikita ang paggamit ni Coach Chot Reyes sa sumikat na binabangkuraw noon ng Gilas na si Abando. Pero sa ngayon ay meron siyang magandang sinabi para kay Renz. Ayon kay Coach, the potential of Renz and his upside is tremendous. He only needs to be able to defend the way we wanted him to defend and to understand our offense as well. But as you can see, when he gets open, he gets his opportunities, he is a scorer. Well, medyo similar yan sa assessment noon ng KBL kay Renz Sabando. Although nagkaroon ng mga ups and downs, in the end ay naging satisfied pa rin ang kanilang coach para kay Abando. Given ang kanyang pagiging scorer, kaya dagdag pa ni coach, he's a very explosive scorer and I think that's very important to us. And I'm very happy the way he continues to develop, but still a lot of improvement, especially on the defensive end. So far yun ang kailangan ma-develop para sa Gilas ni Renz Sabando. Yes, we all know si Renz ay good shot blocker, pero malawak ang depensa dahil ito ay nagsisimula sa baba. Pero sa statement ni Coach Chot, ay satisfied siya sa pinapakita ng ating kababayan. Pero still ang tanong, may pag-asa kaya sa final roster itong si Renz? Sinabi na noon ni Coach na walang shoe-in, pero malaking factor ang commitment at performance sa mga friendly games na ito. Masyadong maaga pa para maging sigurado, pero sa pinapakita ni Renz, he has a good shot. Kailangan niya lang maging consistent, magpatuloy ang sipag, at i-improve at patunayan ang hinahanap sa kanya ng coaching staff at ito ang depensa. Kung aprobado si Renz Sabando kay Coach Chot Reyes, may ilang pang mga player na kailangan makita and of course kailangan magpakita sa harap ng coaching staff ng Gilas. Hinihintay pa sila Soto at Clarkson and syempre si AJ Edu na hindi pa lumalaro sa mga friendly games. For now ay malaking bagay ang kanyang pagsama sa Euro camps and para na rin matutunan ang sistema. Silang dalawa ni Abando ang tinututukan dito at kung nakakahabol na ang isa, importante ang recovery ni AJ and hopefully makahabol sa mga darating na friendly matches. Maraming ang nagsasabi na binabangko lamang si Edu, pero yun ay isang precaution para masiguradong healthy itong si AJ. Dahil isang pagkakamali lang ay baka matanggal si AJ sa listahan. Kailangan niyang maging game shape at doon pa lamang siya maa-assess ng pamunuan ng ating national team. But for now, ang development ni Abando ay nagpapakita na siya ay lumalaban para sa spot sa FIBA World Cup.